Magandang araw. This is Kaatok and welcome to my channel. Manood at matuto. Siyempre, huwag pong kakalimutang mag-subscribe. Marami pong salamat. Ito po ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung paano yung tamang pagpropa ng ating pelos. Alam niyo naman po, napakasila nito. Meron po ako talaga sa inyo, iti-tips na tamang proseso. Ikakarat ko na po ito. Bawat kasi may mga ugat kung saan stable na yan siya. 100% basta tama lang yung ating pagpropa, buhay po yan. Ipapakita ko sa inyo, kinat ko na okay. May roots na po yan. Yun po, may mga roots na. Mahaba na po yan, no? Dalawang haba. Isa-isahin natin bawat ano dahon para marami. Yun po. Mahaba na, oh. May mga ugat na. Pero po, maganda po yung ano ito, yung dahon niya. Kasi ano ito. Yung ano yung mga ano. Yung lupa. Kasi ano yan siya. Yung ito. May ano yan siya. Halo-halo po yan. Nakamix po yan. Kaya malusog po ang ating halaman. Ito po. Kita ko na sa inyo. Ikakat ko na yan tala. Mayroon pong roots. Ibig sabihin, pag may roots, buhay na po yan. Ito po yung pinaka-tips ko sa inyo kung paano talaga siya buhayin, na hindi siya maano, mabubulok o mapunggus. Di ba magano? Pangit naman, paskuro. Huwag lang umangin. Kasi pag umangin, mamamatay siya. Ito po yung tips na kailangan nyong gawin pag nagpupa. Kasi yung halaman na binili nyo, mga kaplantitos, mahal po yan. Tingnan ko na ano, basahan. Tanggalin ko muna yung una, tatanggalin niyo muna yung mga ano niya. Yung mga dagta kasi maring hindi po dumikit yung ano, yung kandila. Kasi kailangan po talaga sarahan yung ano niya na to. Yan yung katawan niya. Dapat hindi siya at pinakamahalaga doon, hindi siya papasukin ng tubig. Iwas punggos. Yan po, kailangan natin patakan ang kandila. Sige po. Isa-isa po yan. Yan bawat prupa na pinutod nyo na may ano, talagyan talaga yan siya ng kandila. Kaya ang iba sa inyo minsan nagtataka. Yun yung lusog naman ang halaman ko, bakit namatay? Diniligan ko lang. Hindi na siya masikla. Yan, bawat ikinat na ano, ng mga ano niya, kailangan natin patakan ng kandila. Yan po, nakadalawa na tayo. Ito po yung pangalan ng halaman na to. Maganda po yan ng mga dahon nyo. Ano yan siya, nagre-red na ano. Basta yung ganda ng kulay niya. Ito po si Subastato. Nabit nating na po pa. Para bawi nyo naman yung ano nyo, binili ng halaman. Hindi kayo magsisisi kasi nagkaroon na kayo ng tips kung paano siya ipropa. Hindi na kayo mamamatayan. Advisable po talaga kailangan meron kandila. Po, natapos na natin ito po, kahit hindi na natin lagyan ng ano, kasi stable na po yan kasi yung mga roots niyan, okay, yung local na ganun po talaga yan, naka ano na yan siya kung sa ano, stable na talaga, nasa ilalim na yan, hindi na po yan siya mamamatay, kasi hindi naman natin ginalaw, po, hindi naman natin ito ginalaw kaya hindi na po talaga siya mamatay, stable na talaga 100% ito po, mag-start na po tayong magtanim
pwede ko na pong patayin kasi lahat naman na ano natin, sinropa na lagyan na natin ng kandila. Bago tayo tatanin, gawin nyo po ilagay dito. At tamang ano kasi po to, mixture na po to, may itong osmokot, mayroong rice hull, bago mayroong isang ano, yung dahon ng ano, dahon ng akasya. Maganda po yun. Maano po yun sa halaman. Maganda po yung ibinibigay niyang vitamins. At meron po tayong isa, yung isa. Ito yung ano, Coco Fit, yung giniling na ano, na bunot. Ihalo po natin siya, imimix-mix natin bago tayo magtanim ng ating prupa. Okay po. Engine nyo lang po yung ano natin. Pagtatanim kasi kung saan tayo masaya. So kung marami nang kumulis-support sa atin, kaplantito at plantitas. Start po tayo magtanim. Bago, kailangan huwag muna natin diligan. Kasi bilang ka ng mga 3 days. 3 days to 4 days bago diligan. Kasi marami yung mga ano natin, pilos o ano. Minsan ayaw kagad diligan. Kailangan bilang ka pa ng ano, 3 days to 4 days. Ito, ito na po yung ano natin. Ito. Okay po. Babay na po. I-follow nyo lang po yung ano, Katok Vlogs. Salamat po.